Ayan na mga kaibigan, ready to go na kami. Hatid na namin si Aileen sa bayan ng Agpangon po. So bukas, school na ni Ate Aileen sa bayan ng Lapas. Kasi doon mga kaibigan, yung mga teacher, doon doon talaga sila. Pero yung mga teacher dito sa Tikbon mga kaibigan, kailangan pa nila mag-travel and then Tuesday na po sila makarating dito. Tuesday na po sila makaklase and then uwi din sila kasi malayo sila sa kanilang mga pamilya. Kaya doon mga kaibigan, tingnan ko, try ko doon sa bayan ng Lapas kung 5 days ba din yung klase doon. So ayun, para kay Aileen mga kaibigan, go talaga ako. So ayan na, sakay na yung dalawa. Yan na yung magamit ni Aileen. Alis na kami. Bye-bye! Ay! Oh my God mga kaibigan, parang naanuhan kami na datnan kami ng ulan. Grabe ang lakas oh! Jesus Christ! Buti mayroong ano mga kaibigan, bahay kubo. Kaya tumigil muna kami, hindi muna kami nag-travel. Kasi mabasa yung mga bata. Nay, wayabas ga! Ayaw na aga kay mabal, nabali kay hangin hano. Sa inyong bayabas mga kaibigan oh. Puno ng bayabas oh. Nabali sa lakas ng hangin. Ulan lagi king. Ayan, kanino kaya to bahay? Wala tiba sinal tao na kayo kahilabot. Ayo. Silong me. Wala yatang tao. Ang ganda po ng bahay nila oh. Bahay kubo nila. Lakas ng hangin. Ayan. Alas 3 na po ng hapon. Dito kami nadatnan. Malapit na sana kami mga kaibigan sa bayan ng Lapas. Ayan. So patigilin muna namin yung ulan. Si Aileen oh. Ayan si King, ang kulit ni King. Guys, talaga yung tawag niya sa inyo. Baba ka dyan, King. Mahulog ka, King. Ayan, tita. Ayan na yung Ray-Ban na binigay mo. Ginamit ko na po. Yung kalo ni Dudong Junjun daw, tita. Oh. At saka yung bag, ginamit ko na din, tita. Thank you. Ako pa lagi mga habol. Ang kaya mga habol. Mga kaibigan, parang hindi naman lalakas mga kaibigan, kaya punta na kami kasi alas 4 na, baka madiliman kami dito. Kakatakot pa naman dito mga kaibigan. So sakay muna kami. Sa hello mga kaibigan, good evening. Pasensya nyo na yung view natin mga kaibigan. Nandito na kami sa bahay ng panday ko. And nakalimutan ko mga kaibigan nag-update. Kaya ngayon na lang. Ayan, nag-enjoy na yung dalawa si Uncle Tani at saka si Dudong Junjun ninyo. And bukas mga kaibigan, pakita ko sa inyo yung school ni Aileen. Ihatid ko siya doon. Before kami uwi doon sa Tikbon mga kaibigan, sabayan namin siya bukas doon sa school para naman ma-meet ko yung mga classmate niya and din yung teacher niya mga kaibigan. So, update ko na lang bukas. Ayan, bumili sila ng ulam char. Wow, sana all lechon manok. Ito lechon manok. Lechon manok, chicken. Ang wow, grabe mga kaibigan, ang ano pa oh. Mainit pa, galing pa talaga to sa ano, sa oven. Ayan, merong pansili, merong lemon. So thank you sa ano, kasi sa bahay nila. Dito kami kakain, dito kami tutulog muna today. Second tulog na namin dito mga kaibigan. Hey, kanusa man to nakatulog mi. So ayan mga kaibigan, good morning! Welcome dito sa bahay ng panday ko mga kaibigan. Kaano pareho lang kataas yung bahay ng panday ko mga kaibigan sa bahay natin doon sa Tikgon. So ang ganda ng tulog namin, nakarelax kami ng maayos. And maganda po yung tulugan namin dito sa kwarto. And ngayon, hatid na natin si Aileen doon sa school.
mag-prepare muna kami para mahatid namin siya doon, mga kaibigan. So today is sahod din natin. So thank you Lord and thank you mga kaibigan sa inyong solid support. So walang sawang suporta, makapagpapanday na naman tayo sa ating dream house, mga kaibigan, dahil sa inyong pagbigay ng time sa akin, pagbigay ng panahon sa akin, mga kaibigan, sa aking vlog, sa panonood, and then sa paghindi, sa pag-skip sa ads ko, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Thank you always. And sana nag-ready na si Auntie Nining, binakain niya sila King and Eileen. Ayan na, ready to paspas o gaon na kay malit na. Kaya na yung outfit ni Eileen, mga kaibigan, kasi hindi pa naman first day of school, kaya baka din hindi din siya matagal dito sa Bayan Lapas, so sayang ang uniform. Pero kapag 3 and 4 siya dito, mga kaibigan, pwede na siya patahian ng uniform. So hindi pa muna ngayon. So ito muna yung niya, lunch niya. Mamaya, mga kaibigan, naka-ready na din. So naghiram na lang muna ako ng balunan ni Eileen kasi hindi pa ako nakabili, mga kaibigan, ngayon pa kasi yung sahod natin. Kaya ayan, siya hilig. So go! Kaibigan, yung anak ni Uncle Tani, yung lalaki at saka yung babae at saka si Eileen. So thank you tita, nagamit na po ni Eileen yung yung tumbler. Bye at saka yung headband. Baka ito makaan ko. Nana, di sa mabag mo. Adto ra ko unya kay bugkuton ta ka. So ayan, si Auntie Nining muna yung mother nila Eileen today. Kasi nandito si King, mga kaibigan, hindi ako makasama paghatid kay Eileen. Mamaya na lang ako punta doon para makita ko yung room nila doon. Ayan, thank you Auntie Nining sa pag-process kay Eileen. Sa pag, mga kaibigan, siya yung nagpa-enroll. And then mamaya, magbayad na lang ako maya sa, sa brigada, mga kaibigan. Kasi hindi ako nakapag-brigada. Ayan mga kaibigan, kasi katapos na nila Eileen pagkain, so maglinis na lang muna ako dito para pag-uwi ni Auntie mamaya, Auntie Nining, wala na siyang gagawin, mga kaibigan. Maghugas na ako ng pinggan, magwalis-walis tayo dito para sa paano makuna naman yung trabaho ni Auntie Nining, mga kaibigan. Nagpapasalamat ako kasi inano nila si Eileen dito. Malaking tulong yun sa akin, mga kaibigan, na mayroong mag-alaga kay Eileen. And then, sabi ko, dito ko si Eileen sa Bayan ng Lapas kasi highway dito, mga kaibigan, hindi nadadaan sa tubig. Ayan, katapos ko maghugas dito ng plato, kami ni King, maligo kami, mga kaibigan, ni King, para makapunta na tayo doon sa Bayan ng Lapas. Yan, dito lang ako maghugas ng plato. Gustay na pinggan. Pinagkainan. Mabait naman tao si Uncle Tani, mga kaibigan, at saka si Auntie Nining. And bilang pasalamat ko sa kanya, mga kaibigan, na sa ginawa niya kay Eileen dito, dinalhan ko si Auntie Nining ng yung bigay ni tita na kulon. Bigay po ako sa kanya ng kulon, mga kaibigan. Perfume. Sobrang tuwa niya, mga kaibigan. Grabe na yung pasalamat niya. Salamat, tita. Sinair ko na lang sa kanya yung kulon. Grabe talaga, mga kaibigan, sa maliit na bagay, napapasayo mo yung tao. Tulad ko, tita, sa ginawa ninyo sa akin, mga kaibigan, kapag mayroon kayong binigay sa akin, sobrang tuwa ko talaga. And masalamat kasi malaking tulong yun. And malaki na po yung magagawa nun sa amin, mga kaibigan. At
i-check ko mamaya kung ano yung nabili ko kay Aileen sa ating sahod. Pagkatapos namin mga kaibigan magkuha ng materyales, uwi kami kaagad para Martes. Meron ng music. So yan na mga kaibigan, tapos na po ako naghugas ng plato. Ayan na, lumating na sila. Dudon, Jun, Jun. And gulay na naman! Ang daming ulam! Thank you, Uncle Tani. Ayan o, ang daming gulay. Munggos, my favorite munggo. Oh, napaka-espeso ng sabaw. Dabum. Nangka. Gamay. So yan mga kaibigan, tapos na kami nag-breakfast and then papunta na po kami doon sa Landbank. Pagkatapos namin pumunta sa Landbank, punta tayo doon sa hardware para po maklaim natin yung mga materials na in-order natin. And then papunta din ako mamaya, mga 11 na ako mamaya mga kaibigan, punta doon kay Aileen sa kanyang school para makita ko kung okay ba siya doon mga kaibigan. So, tara! Ayan mga kaibigan, dito ako ngayon sa pharmacy. Bibilan ko si Aileen ang kanyang pulbo para sa kanyang likod and then off lotion kasi maraming lamok kasi maulan-ulan today mga kaibigan, and then Junson na lotion niya mga kaibigan. Ito yung paggamit ko sa kanya. Una na sila doon, Junson doon sa hardware, tapos ako naglakad ako and nabilihan ko na sila Aileen ang kailangan niya sa para sa ano, lotion, ganun mga kaibigan, Colgate toothbrush at saka yung paracetamol para in case malagnat siya mga kaibigan, meron na siyang medicine na stock niya doon sa bahay nila Uncle Tani. Mga kaibigan, nakapag ano na naman tayo, bali na naman tayo dito sa hardware, nagkakahalaga siya ng 35 plus mga kaibigan yung nabunot natin kasi medyo matagal-tagal din ako hindi nakapagpanday, kaya yung mga materials mga kaibigan dumami na kasi sabi ng panday ko na kailangan na talaga nila na ipanday yung bahay natin kasi matagal-tagal na din mga kaibigan, and then maraming kailangan pandayan si Uncle Tani kaya nagmamadali na sila and then ang dami na nilang kailangan na materials. Sana na mga kaibigan, nakasakay na kami ni King ng motor si Kat papunta doon sa elementary. Binila namin si Aileen ng mango at saka apple at saka grapes. So, puntahan natin siya kasi 11:45 na po. Kaya siguro out na sila. So, tara! Okay, ano pa nga dila? So, ayan na. Dito na kami. La Paz Central Elementary School. Ayan na si King. Pasok tayo dito. Legard. Aliga! Dirira! Mga kaibigan, para mapuntahan natin si Aileen. And dito, oh, out na nila mga kaibigan. Pasok tayo dito. Dito kami ni King. Ayan, saan kaya si Aileen? Saan kaya?
Oo. Akyat kami doon sa taas. Mga kaibigan, para makapunta tayo doon, ayan na si King, nagdala ng prutas sa kanyang ate. Hello. Mga kaibigan, ako, mag-ano to si Aileen dito, mag-diet kasi akyat. Second floor yung kay Aileen. King, Nuno King. Ayan yung view. Dalawa, kumusta? Okay ra? Hi! Butan? Nao, anao. Diba, giswertihan gihapon ka. Na, ako'y palit sa inyo fried chicken. Nao. Si Aileen, naman nakanak. Daghang kag nakaon. Okay. Taagyay sila ate Ana, slice ha. Ayan, mga kaibigan, sabi ni Aileen, mabait daw yung teacher niya. So, ano din, parente din natin, shoutout ate Aileen, si Ma'am Lisa po, yung Aileen dito sa La Paz. So, ayan mga kaibigan, hindi na nakaano yung fried chicken ni Aileen kasi kumain na daw sila. Late na ako pupunta dito kasi quarter to 12 na. 11:51 na po na, noon. So, kain muna sila. Gasi sa iba. Kuan, kantan. Kaibigan, parang hindi na kami kailangan ni Aileen. Oh, ayun na, nandun na siya sa kanyang kaibigan, yung anak ni Uncle Tani. At saka, meron daw siyang kakilala na yung anak daw ng panday ni Ate Maninay, si Kuya Alim, nandito daw yung anak niya ng school. Kaya ayan, nagpapasalamat ako kasi in-enjoy niya yung pag-school niya dito sa bayan ng La Paz. Thank you, Lord! Up na kami! Out na si King King. Kinain na ni King yung ano niya, fried chicken. Halika ga. Ga, diri ka. Hack! Suisoy! Punta pala sila Suisoy, tiyo! Sakto-sakto ra dyan do! Si King King. Oh, nag-enjoy sila, hindi na sila sumakay sa motor kasi unboxing na muna tayo. Ang daming kamatis binigay ng pastor dito yung kasamahan namin. And nakabili ako mga kaibigan ng ano namin, paglalagyan namin ng kanin kasi wala akong tawag dito sa amin mga kaibigan sa Bisaya, bandihado. Ano kaya doon sa Tagalog ayan. Tapos ito po, ang mahal nito oh. Binilhan ko si Aileen kasi dito ko ipasok yung kanyang mga gamit. Tagalog ito sa amin. Topper niya. Tapos ito, naku mga kaibigan, yung lalagyan ko ng sugar sa wakas. Nabili na ako yung sugar namin. And then luwag, nalumos na naman yung luwag namin ni Aileen. Mga plato, mga baso. So nalunod. Ayan, bili naman ako ng luwag. And then dito yung ilalagay ko is... Ito na po ang lagay.
na tinis. Tempra, ayan, nag-advance na ako. Baka in case lang mga kaibigan, in Jesus' name, magka-lagnat si Eileen or magka-ubo, hindi na po maano si Auntie Nining. Mayroon siyang tempra. Importante yan. And then wipes. Sabi ko kay Eileen, magdala siya ng wipes sa school. Kasi yung mukha niya, ayan, dito ko nilagay yan. Colgate ni Eileen, mga kaibigan, ang mahal nito. Naku, grabe. Binilan ko siya ng Colgate kasi kapag yung Colgate mahal lang, kawawa naman siya ito. Masarap to. Kahit kainin niya. And then off lotion niya. Ayan, binilan ko siya kasi alam mo. Ayan, meron siyang off lotion. Pag ano, pag tapos niya manghimasa sa hapon, mga kaibigan, mag-off lotion siya kasi malamok ngayon, Auntie, no? Ulan-ulan kasi. Ayan, ito din lotion niya, Johnson. Mayroon siyang Johnson at saka yung tender care para sa kanyang likod. Ayan. At saka... Bata! Binilhan ko na talaga si mama ng brush sa kuko kasi mahilig yun magpalinis sa akin. Wala ako nito. And then, ito, nabili ako ng suklay ko, mga kaibigan, kasi wala na kaming suklay. Nalunod na naman. Iwan ko sino yung nakalunod. Sino yung nakalunod. Ito kay Eileen kasi magaan lang sa kanyang bag kasi walang suklay yun. Ayan. Yung comb niya. Yung ano niya, mga kaibigan. Yung herb, tipit niya. Oo. Pabungkot ko na lang siya kay Auntie Nining. Ayan, Auntie Nining, ganyanin mo yung hair ni Eileen, Auntie Nining, every morning. Ayan, binilhan ko siya, Auntie. Kasi kanina, mga kaibigan, kawawa, gising mo tintawon, kaya ba ito'y bungkot? O ito, ipaano ko na lang siya kay Auntie Nining. So, ayan po yung laman ng box ni Eileen. Ang mahal nito, mga kaibigan, no, tag 140. Para lang mayroon siya paglalagyan. So, para din hindi magkaano si King, mayroon din kay King toothbrush. Mayroon din siyang Colgate and then wipes kasi mag-school din si King. Kaya ito yung laman ng kanyang back topper. Ayan. Kami nila Ati Hak magkain ila Uncle Tani, mga kaibigan, kasi maya pa daw kami alas 4 alis. Ayan na yung madala namin. And then dito, mga kaibigan, nagbili ako. Nangutang ako nito, mga kaibigan. Sure talaga, utang talaga ito, mga kaibigan. 650 po ito. Kailangan ko po magbili ng marami nito, mga kaibigan, para sa malaking bahay. And nagbili na din ako ng ano natin, daspan, mga kaibigan, oh. Nagbili na ako kasi doon sa malaking bahay mahirap magwalis. Pero soon, mga kaibigan, sana makabili ako ng vacuum or yung ano, mga kaibigan, yung mop na with drain. Yun po yung pangarap ko soon. Ayan, yung tab natin. Sila mama, mga kaibigan, ito na po yung pailaw din ni Ate Maninay doon sa bahay. Yung mga maliliit na mga ilaw. And then merong dala sila Ate Hak isda. Wow! Ayan, isda. At saka bread para doon nila mama. Meron talagang pasalubong yan si Ate Hak always. Ayan yung mga pagkain nila, suisoy, mga gatas, bag. And then yung gulay, dinala na nila yung gulay nila doon sa ref. Mga kaibigan, kasi nga palipat na tayo sa malaking bahay. Sabi ko, yung mga bedsheet ko, mga kaibigan, ano na, hindi na maganda. Luma na kasi, mga kaibigan. Yung iba nga, ano na, yung bang napunit na sa sobrang tagal. And then nagbili ako ng dalawang white and then ito, mga kaibigan. Pero oo, pero ang mahal, mga kaibigan, napakamahal, pero okay lang para to sa higaan natin, mga kaibigan, eh. Kaya nakabili ako. Ayan. Apat to lahat, mga kaibigan. Mayroon akong binili kay Eileen t-shirt, tatlo 100. Ayan, binili ko sa kanya. So iiwan ko ito dito. So, ayan na, mga kaibigan. So, dito naman kami sa bahay ni Uncle Tani. And then, mamayang alas 4 pa alis na kami. Hindi namin in-expect, mga kaibigan, na kasama si Ate Ha. Kasi, yung ano lang, isidudong tutot lang, mga kaibigan. Kasi, mag-wiring siya, mga kaibigan, sa malaking bahay. Sa wakas, malagyan na yung ilaw. Hindi na po kami mahirapan doon na maglagay ng solar. Kasi, minsan, mga kaibigan, kasi sobrang laki, kailangan na talaga niya ng ilaw. Baka, anuhan doon, mga kaibigan, batirahan na ng mumu yung bahay natin. So, ayun, thank you din dahil merong lugar sila doon tutot. And then, nag-visit naman ulit sila Ate Hak doon sa ating lugar, mga kaibigan, na nakakagutom doon kapag wala kang makain-kain. Pero, umuwi talaga sila Ate Hak dahil namimiss niya sila Papa and si Mama. Lalong-lalo na si Papa kay Suisui at kay Tiyo, mga kaibigan, na
favorite talaga ni Papa and si Soisoy at saka si Tiyo, mga kaibigan, kasi malayo din sila. And ayan po yung update natin sa ating buhay sa Agusan Mars, and update na lang sa next vlog natin, mga kaibigan. Thank you for watching. Bye-bye!